madudulas ng gam dito, pre. Ganda, pre. Quality. Quality. Salamat sa Paul Works. Ah, salamat. Oops! Teka, bago tayo mag-umpisa, syempre, kung di ka pa naka-like and subscribe sa ating YouTube channel at sa ating FB page, baka naman. Okay, mga kalip. What's up sa inyo lahat? Ito na pala yung project natin. Naka-prep na yan lahat. At nalihan na rin ni Boss Kenji. Yan. Mapapansin nyo yung boses natin, medyo paos, ay paos pala talaga. Dahil meron tayong nararamdaman pero hindi yan hadlang para hindi tayo makapag-upload ng mga videos natin na mga client natin. Alright? So ito mga kadip, nagtitimpla na ako dyan ng ating ground coat na hinaluan ko yung ating pinaka-top color ng white para mas mabilis lumitaw yung pinaka-ground coat na i-apply natin mamaya or ipapatong natin dito sa ating tinitimplang ground coat. Alright, syempre, gagamit tayo ng strainer, pinakasalaan ng lahat ng stage ng pintura na bago natin siya ibuga sa mga panel para malinis. At ito na nga, i-apply na natin yung pinaka-ground coat. Kung makikita nyo, medyo mag-green na siya, na hindi siya ganun katingkad na puti. Para yung mga black spot maiwasan natin pag naglalagay tayo ng mga ganyang kulay. So ayan siya lahat na na-applyan na natin ng ating pinaka-ground coat na may timpla kanina. So makikita nyo rito, diba? Napakadali lang i-apply nung pinaka-top color natin. So hindi na tayo babalik-balik pa dahil baka may shade tayo na nakakaligtaan or medyo light-light pa. Yun yung mga discarding ginagawa natin dito. Ito na siya lahat, oh. So nalagyan ko na rin ng trademarks yan. So before tayo mag clear coat, ayan, gamit natin refillo brand dito. So naglagay ako dito ng mica yellow para pinaka glitters nya. So syempre gagamit pa rin tayo ng strainer. Ayan siya, oh. Para talagang sulit na sulit yung linis ng bawat stage ng pintura natin. So proceed na tayo agad sa ating final output and interview. Let's go! Sige, Dan. So ayun mga kadip, eto na yung project natin at paos pa nga ako. Andito na sa labas, so iba yung kulay niya dito. Sa i-flex ko, iba rin yung kulay niya. Medyo paos-paos lang ako ng konti. So ilalabas na natin yan. Nakikita na ni bossing niya. Kinatisi niya na, oh. Boss Gerald natin. Ayun, oh. Boss, check mo na. Madudulas lang gam dito, pre. Madudulas. Ganda, pre. Quality talaga. Tayo natin, malalagay natin sa unit. Mabuo, no? Tayo nalang mabuo. Yeah. O, Boss Gerald, pumasa ba yung trabaho natin sa'yo? Ganda, pre. Quality. Quality. Salamat sa Paul Works. Ah, salamat. Si Boss Gerald ay may shop. Ano pangalan niya? Sa inyo dyan. Ano pangalan niya? Nakakilala sa Andy Bolo. Yun. Ano pangalan na shop mo, boss? Gerald Motor Parts and Accessories. Saan ka matatagpuan? Dito lang tayo sa Along Highway ng Puting Bato. So, yun, makikita. Andy Bolo, Inarawan. Sa may Inarawan lang, Arawan, no? Inarawan, Andy Bolo. So, makikita mo dyan itong, yung motor na yung bossing. Pagbuo na, makikita nila yan doon sa shop. Makikita nila sa harapan, chef. Yun. Boss, maraming salamat, ha. Thank you. So, dyan natatapos yung project natin for today. Maraming salamat sa mga nanood at nagtyaga sa boses ko kahit paos na, maghahatid pa rin sa inyo ng mga tips about sa pintura, about sa hydrographics. So, sana hindi kayo magsawa sa lahat ng nakatutok lang dito sa page natin and sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo, mga kadip. So, pasensya na uli at salamat kay Boss Gerald natin na ang tropa natin yan sa Inarawan. So punta lang kayo sa shop nila sa mga gusto magpagawa ng motor. Gerald Motor Shop lang. So nakita nyo naman dyan sa screen, nilagay natin. So kita-kits tayo ulit sa susunod ng mga videos. Maraming salamat. Paalam!